lahat. Ako po pala si Rabia Oksana Matayo, ang inyong Miss Universe Philippines 2020 at ang inyong Ambassador for Education. Dahil sa pandemya, marami po sa atin ang nawala ng pag-asa, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya kasama po natin ngayon si Kimberly para alamin yung kanyang buhay, para alamin yung storya niya na magbibigay sa atin ng pag-asa at ng lakas sa pinakamahirap na panahon na sinusubok yung character natin as a person. So Kimberly, kwentuhan mo naman ako kasi bilang isang estudyante, ang hirap siguro nung nangyari, di ba? Kasi dati, ang saya niyo dito sa classroom, ang dami niyo may nagtuturo sa inyo. Tapos ngayon, I heard na nag-aaral kayo through distance modular learning. Kwentuhan mo naman ako. Opo. Once a week, mag-hop po kami ng module dito. Tapos, 1 week din kami ipapasok. So, 1 week lang po yung module task. Whole subject po yun. Lahat yan yung 8 subjects nyo. Tapos yun. Mga... Makapal. Makapal po yung lessons na binibigay. Tapos ang hirap din, kasi po, wala pong internet cafe dito. Tapos, mahirapan kami sa pag-intindi ng module. Oo. Kaysa dati nga meron nagtuturo sa amin. Aside from that, Kimberly, pag-usapan naman natin yung pamilya mo. Yung mama mo daw, isang kasambahay. Kasambahay lang po. And lima kayo magkakapatid, tama? Ikaw yung ikalawa. At dahil doon, kailangan na ikaw yung maging mama ng bahay. Ikaw yung gumagawa ng lahat. Kwentuhan mo naman kami. Ako po yung nag-alaga sa akin ng 6 years old po. Gibiyaan to siya ni mama, 2 years old pa po niya. Ako'y nag-lugar mama, ako'y nag-alaga ato niya. Hantod garon, so may eskwela to siya, ako'y tighatod. Balay, bahala na, parang nag-maulay ko sa school, sila lang ang mauna. Din ako po'y mag-lumag sa'yo para maka-atapos na sa eskwelahan o sa'yo. Then, ay, nakakaantig, no? Kasi si Kimberly, kung iisipin natin, bata pa din siya. Pero kailangan niya talagang bitbitin yung responsibilidad na yun kasi mahal niya yung mga kapatid niya, kailangan niya tulungan yung mga magulang niya. At dahil doon, Kimberly, alam mo, ipagdarasal ko talaga yung success. I heard na gusto mo daw maging isang guro. Ako, isa akong teacher. Nagtuturo ako ng mga subjects like anatomy. Ikaw, anong gusto mong ituro in the future? English. Gusto mo ulit bumalik dito sa school? Or Filipino po. Filipino or English. Wow! Kasi alam mo, nakikita ko talaga sa mga mata mo, isa kang batang may pangarap eh. Parang nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Kasi kahit napakahirap ng buhay, kahit ang daming pinagdaraanan, gusto mo pa rin gawin yung best mo. Kasi alam mo, yung ikaw tsaka yung pamilya mo, hindi ito yung buhay na deserve nila. Okay. Kaya gusto mo talaga magsumikap at mabigay yung buhay na karapat dapat para sa mga mahal mo sa buhay. At saludo ako dun sa'yo. Maraming salamat sa pagiging isang mabuting anak, mabuting kapatid sa mga magulang mo, at pagiging mabuting estudyante, because from what I heard, isa kang student leader dito sa school mo. At hindi lang yun, guys. Second honor din siya sa classroom. Napakagaling naman. Pero kwentuhan mo naman kami ng struggle mo. Kasi mula daw dito sa school hanggang dun sa bahay mo, naglalakad ka araw-araw dati. Mahigit kumulang isang oras. So just imagine, isang oras na paglalakad. Opo, isang oras po. Ano po talaga? Mata juga sa'yo kay lakwan. Ngayon, wala na usahay ka nang malakaw lang ko sa eskwelahan na ulay kaon, kanang bahala lang ulay kaon masam. Di lang malate, ako mga manghod ako na ipauna, then bahala na lang og nagagubot ang balay, mag-adkan lang sa mo. Importante jud ang eskwela. Ato siya, naningkamot lang ko pag maayo.
ganasad ko na mapahaman ko sa eskwela din ma ako matabangan ko ang Dominikanan sa kalisod kay papa kan mananagat so usahay project sa eskwelahan dili ko kapas kay tuod wala access wala internet dere mag research pa ko din palit sa mga project like cartolina kay common sa mong lessons is report nang report ni wala ko usahay wala ko calculate og cartolina manila paper or pencil pen so always mang utang mo utang na lang ko para na ay na ko ika report na ko ika sulatan nga time then usahay din ako mabuhat ako mga assignment sa balay dire ko sa school ha magdadali buhat usahay din ako mga udto makapass lang ana ang project para ako halok mong good ko makasabang sa ang mga maestra nga o kapasa na nga project nga ang dapat ipas then ano po basta ka to siya nastago ang lesok na skula ako na dito siya giloom rin ako rin ka mo kaya hindi ko maayo dilitan ano ako sa kong life mga dilitanan ang panahon ng ani ko kaya lang laban lang mahuas ra ko ani nga kahimtang na di lang sa nako irason na pobre ko di ko ka manog eskwela kay pobre ko so kung ikaw jud gusto ka nga mahumanog eskwela gusto ka nga makatapos jud makahuman makatrabaho maabot og maayo nga makakuan makatrabaho og maayo nga trabaho tanan imong bahaton lang para lang para makaugutang ning na bahala na imong life di na ka maka kon sa imong life kung sa imong kaon di na ka makatagad basta lang mo lang fulfill to imong dreams mo lang jud bahaton lang tanan aguanta lang jud para sa success opo totoo yan Kimberly kasi ako open book yung life ko eh. Ganun din yung naranasan ko. Nang utang din kami dati kasi kailangan namin ng pagkain, kailangan namin ng pambili ng projects. Naranasan ko yung nararanasan mo. Yung naglalakad ako papunta school, pauwi. Tapos sabi ko, yung ibang tao may kapid sundo sila. Ako, wala kailangan ko talagang maglakad kasi walang pera. Pero naniwala ako sa sarili ko, naniwala ako na walang pangarap ang masyadong malaki para sa isang taong nagsusumikap. Kaya yun din yung sasabihin ko sa'yo. Maalam ko na maraming tao yung na-inspire sa story mo. And sana in the future, pag naging guru ka na, ikwento mo ulit yung story na to. Kasi yung story mo is a story of hope and inspiration to other people. And ito yung kailangan nating marinig, especially sa mga oras na to. Kaya guys, kami pala ni Kimberly, mag-iikot-ikot kami sa school at pupunta kami sa bahay nila para bisitahin, para makita din yung sitwasyon. Kasi narinig ko na kailangan pa daw everyday pumunta ng kuweba. Opo. Dumadaan ka na ako. Hindi ka ba natatakot? Hindi po. Kasi sanay na po ako eh. Kanang way. Kinder lang po ako. Always na ako maagit. So, sinanay ko na. Nasanay ka na. So, dalhin mo ako doon kasi gusto ko din makita yung area. At para malaman din natin kung ano ang kailangan ng kababayan natin doon. At malaman din natin kung ano ba yung maitutulong pa natin para sa Bagyan Island. Maraming salamat po.
madalas. Imagine ninyo, araw-araw, ito yung sinusulong. Kim, aning kamot ang gihapon ko dai. Wala ko laing ikatabang nimo. Dili man ko kabaw, dili man paning kamot lang yun, support lang jud ko nimo. Nga makahuman kaog eskwela. Dili nay umintos jud sa buhay. Eh kami matigulang nami. Si papa nimo matigulang. Magunsa man ni, dili nami katabang ninyo. Hinapay mo mga manghod. Ja sige lang ma. Usay maghilak-hilak in tawo na siya. Magkahilak-hilak tungod ang iyong project sa panginahanglan. Panginahanglan. Ang kuday. Ang dili sa tarang panahon mag-inani ta. Ampo lang yun sa Ginoo. Paning kamot lang. Kay suklian na yun yung atong pag-antos. Naragin tayo mapaabot. Paning kamot lang yun mo. Ito yung sinasabi ni Rabia Mateo noon, nagagawa siya ng mini-series sa kanyang IG story. Matandaan natin na nabasa si Rabia Mateo sa mga syupapit nating kapitbahay tungkol sa mga chinelas na kung saan may picture siya na sinasabing Missioniverse Philippines nagbibenta na ng chinelas. So ngayon, so palpala naman sila dahil kakaibang pasabog na naman ang ginawa ng ating pambato at talagang nakaka-inspire ang ganitong palabas ni Rabia Mateo. At anong masasabi niyo mga karag-karag dahil marami pa tayong aabangan kay Rabia Mateo. And don't forget to subscribe my channel and thank you for watching.